Hoy, ikaw! Ako, sir? Oo, ikaw nga. Bakit to? Anong pangalan mo? Hindi ko nagustuhan ang ginawa niyong pagsalakay sa mga kampo militar. Hindi niyo man lang ipinalam sa akin kung anong yung mga desisyon. Wala na bang halaga ang posisyon ko sa organisasyon na ito? Ikaw, Omar, masyado ka mapusok. Natitiyak ko, ikaw ang nagpasimuno sa mga pag-atake na yon. Huwag mo siyang sisihin, Chairman Moore. Ako ang namuno sa mga tao natin sa pagsalakay. Naiinip na ako. Siya nga naman, Chairman. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung anong ating hinihintay. Panahon na para bawiin natin ang mga lupain sa mga Kristiyano. Kulang pa ang ating armas at bala. Kukonti pa ang ating mga mandirigma. Hihintayin pa natin ang suporta na magmumula sa ating mga kapatid na Arabo. Ngunit ang nasimulan ay sinimula na kahit kailangan ipagpatuloy. Natitiyak kong tutulong sa ating simulain ang lahat ng mga tausog at maging ang mga badyaw. Ang ipinaglalaban natin ay para sa lahat ng mga Muslim na katulad natin. Mga kasama, ako at ang aking mga tauhan, umasa kayo na kaisa nyo sa ating layunin. Kung kinakailangan natin ng tulong ng buong katubato, maasa natin sila. At siya na sa pamamagitan ni Chairman Moore. Ang buong Mindanao ay magkakaroon ng isang coordinated movement upang higit na maging epektibo ang ating pagkilos. Sa ngayon, kailangan unahin natin ang ating pangunahing pangangailangan. Kailangang mangalap pa tayo ng maraming tauhan at mga armas. Kailangan madagdagan ang ating pananalapi. Hingin kami ng tulong sa lahat ng mayayaman ng Muslim sa buong Mindanao. At ngayon pa lang, ay tiyak na natin ang ating tagumpay. Tiyak na maraming buhay ang malalagas. Ang isang tunay na Muslim ay walang takot sa kamatayan. Sa kamatayan lang natin makakapiling si Allah. Kung gayon, bilang chairman ng organisasyon na ito, ay dinideklara ko na ang Mindanao ay nasa estado ng digmaan. Mabuhay ang malayang Mindanao! Mabuhay! Nung bata pa ako, kapag pinapadrawing ako ng mandirigmang Pilipino, ang ginuguhit ko... Attention! ...ay isang lalaking may taling tela sa ulo. Nakasuot ng tsaleko, may hawak ng kalasag at kris. Ang mga Muslim ay matatapang at mararangal ang mandirigma. Ilang araw mula ngayon, magkukrus sa aming landas. And there's nothing we can do about it. Yes, I know. Ang una sa lahat ay katapatan ko sa Republika. Tandaan mo, hindi ako papayag na mahati ang ating bansa. Mahirap isipin na mapababawasan isang bituin ng ating bandila. Nasa unahan, yun si Colonel Tapia. Matapang din ang taong yan. Pinasok ang kuta natin nang wala pang isang squad ang kasama. Lapit, Tapia. Lapit pa. Malayo pa ba? Doon po, sir. Paglampas sa kabilang bundok. Thank you.
engagement! Ganas! Tumawag ka ng fire support! Ganas! Pasa loader! Ganas! Sebastian! Tumawag ka ng fire support, dali! Yes, sir. Marlon, cover me. Yes, sir. Get it to me there. Get it to me there. Proceed with plan forest under. Fire mission. Fire mission. Battery adjust. Displays one round. Displays one round. Nagkamali ako. Walang maaaring sumisi sa'yo, Omar. Sa anumang labanan, ay hindi maaaring mawala ng pagkakamali. Mawawala ng saysay ang paglalaban kung walang malilisyan ng akbang. Pero bakit tayo pang natalo? Tayo! Na ang pinaglalaban ay ang ating lupain. Pati na ang ating karapatang umugit ng sarili nating pamahalaan. Natalo tayo. Hindi dahil sa wala tayo sa katwiran. Natalo tayo dahil sa napakatalino ng ating kalaban. Si Colonel Tapia. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Nahangaan ang taong yan. Commander. Maaaring magtaka ka sa aking sasabihin. Pero hindi ako nagagalit kay Colonel Tapia. Pero Commander, marami nang namatay sa mga kasama natin. Dahil sa Tapia niyan, dapat siyang mamatay. Tama ka. Dapat siyang mamatay. Kung meron lang pagkakataon, ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi dahil sa poot, kundi dahil sa aking tungkulin. At yun din ang ginagampanan ni Colonel Tapia, ang kanyang tungkulin. Hindi kita maintindihan, Commander. Bata ka pa. Maaaring darating ang araw, maiintindihan mo rin kung ano ibig sabihin. Naghihintay ang ating mga kasamahan. Marami pa tayong pag-uusapan. Hmm? Mayor. Magandang layunin niyo, Omar. Sino bang hindi nagdanais na magkaroon ng sariling bansa? Pare-pareho tayong Muslim. Ngunit hindi sa parang iniisip ninyo. Ilang libong buhay ang malalagas. Pati ulo, masusunog kapag tinuloy niyo yung barak. Wala na akong magagawa, Mayor. Hindi ko solo ang desisyong ito. Ang buong pamunuan ng kilusang revolusyonaryo ang nagpasya sa pagsalaki sa ulo. Kaya, Mayor, hangkat maaga, ilikas mo mga sibilyan nang di mahalata ng mga militar. Sir, now it's positive. Sasalaki na ang mga rebelde at marami sa kanila nasa loob na ng bayan. Ah, ganon. Well, call up Major Umipig. Yes, sir.
Major Mipig, this is Ranger 6, over. Yes, sir. Go ahead, sir. Put the men on alert. Double red, over. We'll go right away, sir. Over and out. Omar, ano ibig sabihin nito? Bakit kayo armado? Wala na akong panahon para magpaliwanag, Sir Matilde. Kailangan sumama kayo sa amin. Omar, baka nakalimutan mo na kung sino ko. Naging teacher mo ko at parang anak na ang turing ko sa'yo. Hindi ko nakakalimutan yun. Kaya ibig ko kayong iligtas sa panganib. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Mga ilang oras pa, magkakaroon ng madugong labanan dito sa ulo. At madadamay ang lugar na ito. Kaya hanggat may panahon pa, ililikas namin kayo. Tulad ng ating mga pinag-usapan, alam nyo na inyong mga posisyon. Pagpalain naman tayo ni Allah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Nagsisimula pa lang tayo. Marami ng dugong tausog ang kumalat sa lupa. Hindi dapat masayang ang dugong yun. Mapupuchala. Kung maapi ang kanyang mga anak. Tiyak na alam ng mga militar na dito tayo sa bayan tumuloy. Anong gagawin natin kapag nilusob nila tayo? Yan din ang gusto ko yung tanong sa'yo, Soraya. Anong gagawin natin, Hasan? Higit at malakas ang kanilang pwersa sa ngayon. Lumakas? Dumating kanina yung 18th Infantry Battalion ni Colonel Lara at yung 14th Infantry Battalion ni Colonel Mison at ni Major Abadia. Pati na rin yung 26th Infantry Battalion ni Colonel Echeverria. Lahat sila dumating para suportahan si Colonel Tapia. Napaghanda na nila ang ating plano. Narandaan mo ba yun? Sinabi ko sa'yo nun, Omar. May panahon. Para mabuhay. May panahon. Para mamatay. Naramdaman kong... dumating na ang aktat ng panahon. Ah!
Hindi mo maring gawin sa amin ito, Commander. Hindi mo kami iiwan sa gintong kalagayan. Kailangan ka namin. Commander. Kailangan ka namin. Kailangan ko kayo. Lalo ka na, Omar. Para pili mo. Ang ating sinumulan. Sayang. Hindi ko na makikita ang katuparan. Commander! 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 Siya si Colonel Tapia. Alam ko, sinong hindi nakakakilala sa bantog na berdugo ng mga Muslim sa Sulu? Omar, si Colonel Tapia ay aming panauhin. Hindi kami nagpasimula ng kaguluhan, Omar. Sino ba unang sumalakay sa Hulot Cotabato? Hindi yun ang simula ng kaguluhan, Colonel. Ang hidwaan ay nagsimula nang dumating kayo mga Kristiyano dito sa Mindanao. Na may dalang kapirasong papel na nagsasabing kayo ang may-ari ng aming lupain. Sino nagpasimula ng kaguluhan, Colonel? Lahat ng gubat may ahas, Omar. Hindi lamang sa Mindanao ginagawa na sinasabong Kristiyano ganun pagmamalabis, kundi sa amin din! Sa Luzon at Visayas. Bakit ninyo dulog sa hukuman upang manaig ang batas? Anong batas? Ang batas ninyo na mayroon dalawang pamantayan. Meron para sa mahirap at para sa mayaman. Colonel, kami mga Muslim ay meron sariling batas. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. At yan ang inyong pinahiral. Kaya marami nang matay. Ang batas ng kagubatan. Ngayon, sino nagpasimula ng kaguluhan? Batas ng kagubatan pala ang taong sa katapangan ng mga Muslim. Baka nakalimutan mo na, Colonel, na noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, ay tanging ang mga Muslim lamang ang hindi umatras sa mga dayuhan, tulad ni Sultan Kudarat. Kayo! Anong ginawa nyo? Lumuhod kayo at nagpabinyag sa mga pari mapula ang buhok at matangos ang ilong? Kahit kailan, ay hindi namin tinawaran ang katapangan ng mga Muslim. Sa maniwala kayo sa hindi, iginagalang ko kayo. Ang pinaglalaban ko bilang isang kawal ay ang pag-aaklas nyo laban sa Estado. Sa ngayon, Omar, nakikiusap ako sa inyo. Itigil nyo ng paghihimagsik at magbagong buhay na tayo. Hindi! Marami ng dugong Muslim ang dumalo sa lupa. Hindi na may babalik ang gantong sapan. Ang mga buhay na nalagas. Kailangan tapusin na natin ito. Kapag hindi mo ginala ang kapulungang ito, tayo mga Muslim ay magpapatayan.